fights. There's Audie. And now that left cross beginning to do some damage. Another left to the body. That of. Isa sa may turing na magaling na Pinoy boxer itong tubong gubat sursugo na si Michael Farinas na may 42 wins, 5 losses at 34 knockouts sa kanyang kartada. Binansagang hammer fist dahil sa lakas ng kanyang mga suntok na sa kasalukuyan ay naninirahan na sa California, USA. Matapos nakakuha ng 5 magkasunod na knockout na panalo kasama na ang kanyang panalo sa Las Vegas kontra sa Mexican na si Arturo Valenzuela via technical knockout sa round 2. Dahil dito sa kanyang panalo, muli itong pinabalik sa Las Vegas kontra naman sa isa pang Mexican na si Baudil Cardenas. Hindi ito basta-basta ang kalaban si Cardenas mga tol dahil nagmula din ito sa back-to-back na panalo sa Mexico at sa United States. Kaya sa laban na ito, lumabas na dihado ang ating pambato. Halika mga boxing fans, ating panoorin kung paano pinabagsak ng Pinoy na si Farinas itong Mexican na si Cardenas. Cross beginning to do some damage. Another left to the body. That is. Sa laban na naganap sa Mandalay Bay Resort and Casino sa Las Vegas, USA. Sa pagbungad ng round 1 mga tol, mainit na kaagad ang palitan ng suntok kung saan ang Pinoy na si Farinas ang naka-yellow trunks habang maroon naman ang suot ng Mexican na si Cardenas. Important to note that he's still developing. He's 22 years old. You see those two losses on his record, Rich. That had happened early in his career when he was still a teenager. But he is very much a work in progress. And as I said, he's a protege of Jerry Pedraza. He's just now, for this fight, I was watching the explosion in numbers and quality of the boxers from the Philippines. Yeah, and there's the migration of talent is not slowing down at all. A little, little Manila. Good exchange. Good stiff jab now coming from Farinas. Yeah, I like that jab. He's the faster guy. He can get there first. I think it's smart. You know, he's kind of tall for a featherweight, tall and rangy. And usually guys like that, they carry... Baudel has full fighters right now. Neither man able to land anything clean. Might be time to look for something to the body. There's a good left hand by Farinas and Cardenas. Look out for those heads inside. Okay. Tuloy ang aksyon dito sa round 2 mga tol kung saan parehong agresibo pa rin ang dalawang boxing hero. Will not be disappointed. Their first battle 4 years ago was probably one of the most dramatic fights to unfold. There's a push to the body and down goes Cardenas. Mula sa palitan ng suntok, isang solidong kaliwa ng Pinoy ang tumama. Bagsak ang Mexican. Ngunit may reklamo pa ito na low blow, ngunit binilangan ito ng referee. Mula sa mabilis na kombinasyon ng Pinoy, bagsak ulit si Cardenas nang tinamaan sa bodega, ngunit nagreklamo na naman ito ng low blow at inabot pa ito sa pagtunog ng bell. Down goes Cardenas, who again is claiming a low. At least he's getting up. He's not just taking the 10 count. Let's see if that's low. Very likely 10-7 round that Cardenas is going to have to overcome. He's got a hole to dig himself out of. Mula sa palitan ng suntok dito sa round 3, bumagsak na naman ang Mexican at parang totoong low blow. Dahil hindi na ito tumayo, nakuha ng ating Pinoy ang technical knockout na panalo sa round 3. I wonder if he's going to be able to continue. That one hurts me. Yes.
I find it extremely difficult to... The fighter in the blue corner could not continue after the 5 minute allotted time. Therefore, the winner by TKO victory, Michael Farinas. Sa inyo naman desisyon sa laban mga tol. Low blow ba ang naipatama ng Pinoy? Pag-usapan na lang natin yan sa baba at salamat sa inyong suporta. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ay bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.